alam ko ang tiwala ng presidente sa inyo naman ay buong-buo pa rin, ano, at ito naman kumbaga parang sinasabi nga hindi naman question sa inyo na kayo ay nai-involve sa anumang pong bahid ng corruption. But the problem is, yung sinasabi ngayon po na nagiging issue dyan sa DPWH, yung mga nasa ilalim. Unahin ko na po yung sinasabi ng mga sa project engineers, secretary. Totoo po ba yun na merong mga nang-i-impluensya ng mga kongresista para doon sa mga district engineers at sila yung naglalagay o kung ano ba, ano po ba ang inyong pwedeng iulat sa amin regarding that? Meron naman mga accusations and of course meron mga reports ngayon na siyempre yun ang kailangan namin siyempre investigahan lahat po ng mga reports na nakukuha namin of influence or minsan may mga reports of anomalies. Kaya bumuo na kami ng task force na nakatutok sa ganung klaseng pangyayari. But to date, para lang mabawasan, kasi itong corruption talagang institutional, halos institutional na yung corruption. Kaya may yung ginawa namin, mga institutional reforms, katulad ng computerization ng aming construction monitoring. Gumagamit na rin kami ng mga bagong teknolohiya, katulad ng drone monitoring ng ating mga projects, katulad ng ano, meron na kami na yung satellite picture taking by that is confirmed by satellite and tawag din geotagging. So ito po yung mga steps na ginawa namin para mabawasan ang corruption, kasi ang corruption naman kung may discretion at may walang accountability doon, nagkakaroon ng corruption. So sa pamamagitan ng mga bagong technologies, nagkakaroon tayo ng accountability. In fact, sa term ni President Duterte, halos sa more than 25 contractors natin ng blacklist. Eh dati po, minsan wala pang, in the past 10 years, siguro wala pang kalahati ng na-blacklist natin. So makikita talaga natin na tumatas na rin yung accountability. At natutuwa naman ako at meron ng National Task Force dahil kami naman po, hindi naman kami investigative body. At syempre, iba naman yung resources ng Department of Justice. At makatulong din sila sa laban natin against corruption. Para malaman din po ng ating mga kababayan, ano, kasi inung bago pa man kayo naupo dyan, alam naman natin na noon pa sa mga nakakaraan, ang DPWH ay isa ho talaga sa nangunguna pagdating sa corruption. At kumbaga, talagang riddled yan, ano, parang BI, parang ano din yan, Bureau of Customs din, ano, na parang talagang noon pa, kumbaga hindi pa kayo pinapanganak, Secretary, talagang ano na yan, nandiyan na yung, sabi nyo nga, institutionalized na yung corruption. But as compared, dun sa mga nagdadaan, paano nyo ho na may papakita ngayon na yan ay decreased talaga and na mismong sa inyong tanggapan talaga ay strictly you are putting the proper processes na dapat na mailagay at kumbaga siyang mas makadaig dito sa mga nangyayaring corruption, Secretary? Una po, yung corruption, kung nababawasan siya, makikita mo rin sa implementation ng mga projects. Dahil kung maraming corruption, maraming delays, maraming problema, hindi na-implement yung mga projects. I think makikita naman ng ating mga kababayan ngayon. And the statistics would support me dahil yung halimbawa yung absorptive capacity, yung implementation projects halos sa 90% na, pati yung yung physical completion mahigit 80% na rin. Ito yung pinakamataas sa history ng DPWH. So doon mo makikita yung sa bilis ng implementation, sa quality ng safe ng construction works. Pag may corruption, mas mabagal yung construction at mas mababa yung quality. So yun ang talagang tinututukan namin. And then ngayon po, hindi na pwede magkaroon ng ghost project dahil requirement na sa lahat ng projects na magkaroon ng geotagging. Meaning lahat po ng sa lahat ng stages ng construction, pipicturan yung site at yung picture mapavalidate ng satellite. So hindi na pwedeng dayain yung mga projects. So yun po yung mga steps natin para mabawasan ang corruption. And dagdagan niyo pa ngayon, meron tayong task force na interagency. Dagdagan niyo pa yan at lalong lalakas ang investigative efforts. So sa tingin ko naman, malaki yung magiging improvement. And kami naman po, ready din kami tumulong sa lahat po ng ehensya na naka-assign dito sa anti-corruption efforts.
Thank you.